patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Amianan. Masantos yung araw na yung bagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si John Punsoy. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita. Gusali, tinupok ng apoy. Pag-apula sa sunog, umabot ng 8 oras. Ilang pwesto sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City, pinagbabaklas. Medical frontliner sa Pangasinan na nagpositibo sa coronavirus disease 2019, gumaling na. Kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Hilaga at Gitnang Luzon, umabot na sa 438. 112 ang recoveries. Pinoy frontliners na nasa Estados Unidos, nangangamba sa kanilang kaligtasan dahil sa umano'y pambubuli sa mga Asian. Public transportation suspension, babawiin na sa ilang lalawigan sa Biyernes. Ilang jeep sa Baguio City, nilagyan ng divider bilang pagsunod sa social distancing. At tikman ang homemade banana chestnut cake na perfect na pangmeryenda. Hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga hindi pa nakakatanggap ng ayuda na magreklamo sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Hanggang April 30 na lamang ang pamamahagi ng Social Amelioration Program Emergency Subsidy. Samantala, inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na palalawigin ang Enhanced Community Quarantine hanggang May 15 sa mga lalawigan ng Pangasinan, Benguet, kasama ang Baguio, at buong Region 3 maliban sa probinsya ng Aurora. Umabot na sa 7,958 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. 975 ang bilang ng mga nakarecover, habang 530 ang namatay. Medical frontliner sa Pangasinan na nagpositibo sa COVID-19, gumaling na. Naritong report. Gumaling na ang 33-anyos na medical frontliner na nagpositibo sa COVID-19 sa Pangasinan. Nakalabas na siya sa Urdaneta City District Hospital kahapon. Ikinatuwa ito ng kapwa medical workers ng ospital. Bukod sa naitatalang COVID-19 recovery sa Pangasinan, patuloy rin ang pagtaas ng bilang ng COVID-19 recoveries sa iba't ibang probinsya sa Region 1. Yung ating recovered patient po sa ngayon, alagpas na po siya sa kalahati ng ating mga total number of cases. So, optimistic po kami na ito po ay madadagdagan pa. Samantala, 5 gene expert machine ng Provincial Health Office ang inaasahang gagamitin sa COVID-19 testing. Hinihintay ng PHO ang guidelines mula sa DOH para magamit ang mga pasilidad. Ito po ay isa ring PCR-based technology, kaya mataas po ang kanyang sensitivity for the COVID. Sa pinakahuling tala ng DOH, umabot na sa 438 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 1, Region 3 at Cordillera. 6 na po sa Region 1, 336 sa Central Luzon at 42 sa Cordillera Administrative Region. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban.
Balitang Amianan. Pinoy frontliners sa Estados Unidos nangangamba sa kanilang kaligtasan dahil sa umano'y pambubuli sa mga Asian. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Sa ipinadalang video ni Krishna, Pinay nurse sa Washington, USA, ganito na ang sitwasyon sa dating matrapik na kalsada roon. Mga essential business lamang ang bukas. A lot of people are scared, even if they're sick, they don't want to go to the hospital because they're scared that they're gonna get the infection. Batid daw nila ang banta ng COVID-19, pero nangangamba rin daw sila sa kanilang kaligtasan dahil sa diskriminasyon sa mga Asian at medical workers. Whenever I go to the supermarket, I wear a mask. It's not only because I'm protecting myself from the infection, but it's also because I'm trying to hide my features as Asian. Sapat daw ang kanilang proteksyon sa ospital, pero kabaliktaran naman sa ilang Pinay nurse sa California. Especially in California, we are also running low in PPEs. We work with whatever resources that we have. Sa Italy, halos walang makitang sasakyan o tao sa kalsada. Sa ngayon, umabot na sa halos 3 milyon ang COVID-19 cases sa buong mundo. Pinakamarami ang namatay sa US at pumapangalawa ang Italy. Ivy Hernando, Balitang Amianan. Irresponsableng paggamit ng social media may negatibong epekto sa mga kabataan ayon sa eksperto. Silipin sa ulat ni Kim Vanderlipe. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga Pangasinense ang isang viral video ng isang minor de edad kung saan tila naglalahad ng kanyang galit sa mga taga-Pangasinan. Mga taga-Pangasinan, babaho nyo, yabang nyo, di kayong mga magaganda't kwapo, wala kayong pambiling sardinas. Puro panlalait ang laman ng video na ikinagalit ng karamihan. Ayon sa publiko, hindi raw dapat ganito ang tamang asal ng mga kabataan. Maraming Pangasinense ang hindi natuwa, kaya bago mag-post, think before you click. Makikita natin na may galit ang dalaga. Gabayan nawa siya ng kanyang Ang video ay ipinost sa isang Facebook group. Ang naturang Facebook group ay puro awayan sa pagitan ng mga residente ng dalawang lugar. Ethnocentrism, no? Parang mas better kami ng mga taga ganitong lugar, kayo ganito. So, ethnocentrism yung nangyayari. Sa ibang video, muling nag-post ang minor de edad kung saan humihingi na siya ng public apology sa mga taga Pangasinan. Yun naman po talaga sinasadya yun. Dami din po kasi nagsasabi na nilalait-lait. Minamaliit po kasi yung Valenzuela, pinagtanggol ko lang po. Isa umano sa mga factor bakit ito nagagawa ng mga kabataan ay dahil sa hindi nababantayan ang kanilang mahabang oras na paggamit ng social media, lalo na ngayong enhanced community quarantine. So pati yung mga violent na mga clips, pwede kasi nilang ma-adapt yun. So malaki yung influence talaga, lalo na ngayon sobrang taas ng amount ng time nila na i-spend sa social media. Kim Vanderlipe, Balitang Amianan. Babawiin na sa ilang lalawigan sa Region 1 ang suspensyon sa public transportation simula sa Biyernes. Narito ang report. Simula sa Mayo, papayagan na ang mga bus na bumiyahe sa mga probinsya na sasailalim sa General Community Quarantine tulad ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Pero limitado lang dapat ang sakay. We have still to observe social distancing at saka para mawala yung para hindi ho tatatayo bumalik siya kasi para digit-digit ang tao yan ang iniiwasan natin. Magko-coordinate LTO at saka LTFRV tungkol dyan sa yung mga pagbiyahe. Pagkaya natin kasi hindi talaga siya dapat pagulok dahil ang mangyayari ganyan is talagang yung worry natin na baka mag-spread ng mabilis itong virus na ito. Pag-aaralan daw ng ilang transport group ang sistema para hindi sila malugi. Sabi ko talaga magbibiyahe na tayo kasi baka malaman ng LTFRP na hindi tayo magbiyahe. Hindi siyempre tatawagan ako na as a chairman. Bawal din pumasok ang mga bus sa ECQ province kung galing ito sa GCQ province.
agaw pansin ang ginawang disenyo ng isang jeep sa Baguio City. Nilagyan ng divider para masunod ang social distancing. Pinayagan ng ilang jeep na bumiyahe sa lungsod para matugunan ang pangangailangan ng frontliners at ilang residente tuwing market day. Yung mga drivers, palagay ko, kailangan nila yun, lalo na ngayon. Tapos, limited pa yung biyahe kasi tuwing market day lang yan. Hindi naman talaga biyahe yan eh. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Health authorities nagbabahay-bahay sa Calasiao, Pangasinan para maghatid ng serbisyo medikal. Narito ang report ni Kim Vanderlipe. Ikot sa mga kabahayan ng health authorities para tiyakin ang kalusugan ng mga senior citizens, buntis at bata na kinukonsiderang high risk sa COVID-19. Nais daw tugunan ng otoridad ang iba pang sakit kahit pa nakatuon ang atensyon ng karamihan sa pandemya, general check-up at pamimigay ng gamot ang kanilang isinasagawa. Kailangan din naman talaga silang pantayan, especially itong sa pandemic natin, because yun nga, as I mentioned, they are the vulnerable group. So, yung grupo nila talaga ang dinutukan natin. Mayroon ng supply ang Municipal Health Office ng gamot para sa diabetes at padating naman ang para sa hypertension. Hindi naman natala yun because sa yun sa mga exemptions sa mga procurement during the state of emergency or yung ating public health emergency. So, tuloy-tuloy naman yung mga supplies noon. Konti na lang daw ang minomonitor nilang suspect case kaya nabibigyan ng pansin ang ibang health services. Patuloy rin ang paalala ng otoridad sa publiko na manatili sa bahay. Yung anak ko dito lang sa bahay, pag ano lalabas siya, dyan lang sa ano harapan lang ng bahay. Kasi mahirap na ngayon ang sitwasyon natin. Hindi mo alam kung sino ang may kasamang virus sa katawan na healthy na tao. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Kim Vanderlipe, Balitang Amianan. Pinasalamatan ng lokal na pamahalaan ng Bakundiget ang 35 residente ng Barangay Gambang na hindi tinanggap ang kanilang ayuda mula sa Social Amelioration Program. Ipinaubayan nila ang kanilang slot upang maibigay na lang ito sa mga mas nangangailangan. Sinabi ng lokal na pamahalaan na nagkakaisa ang kanilang komunidad upang malampasan ang mga pagsubok na dala ng pandemya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Nasunog ang isang gusali sa Candon City, Ilocos Sur. Umabot ng 8 oras ang pag-apula sa apoy. Nakatutok Ivy Hernando. Halos mabalot na ng usok ang kalsada sa tindi ng sunog sa isang 3-story na gusali sa Candon City, Ilocos Sur. Ang gusali ay isang hardware store. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa unang palapag. Mahirap pasukin kasi yung mga pintuan, puro bakal po at saka naka-barrel bolt po siya. Puro pintuan ang malaman noon. Kaya madaming usok. Kaya di kami masyado nakapasok. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog, kaya maging ang ilang fire stations tumulong na rin. Nagsimula ang sunog pasado alas 6 ng hapon at naapula ito alas 3 ng madaling araw. Sa mga litratong kuha ng BFP, kita pa ang usok sa gusali. Hindi pa tukoy ang sanhi o pinagmulan ng sunog. Pag na kayo po ay wala sa inyong dibing o kaya babakantayin yung dibing, dapat po yung electrical system natin ay sasyatot. Walang nadamay sa mga katabing gusali at wala ring nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng otoridad ang halaga ng pinsala ng sunog. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Arestado ang 2 katao matapos magpanggap na medical workers para makalusot sa checkpoint sa Villasis, Pangasinan. May ulat si Russell Simorio. Kalabos ang 2 lalaki na nagpanggap na medical workers para makalusot sa checkpoint sa Barangay Pulay, Villasis, Pangasinan. May nakapaskil pang karatula na may nakasulat na frontliners at medical team sa sinakyan nilang SUV. Pero wala silang naipakitang dokumento na patunay na sila ay medical workers. Ayon sa pulisya, galing sa Singan ng 2 at papunta sana sa Santo Tomas para kumuha ng mga pasalubong. Stay where you are kasi hindi naman importante yung ginawa nila eh.
Pasalubong, hindi importante yan. Pwede may pagpaliban yan. Hindi na nagpa-unlock ng pahayag ang dalawa na maharap sa kaukulang kaso. Nasabat sa checkpoint ang Villasis Police Station ang isang barangay ambulance mula sa May Kawayan, Bulacan. Lula ng ambulansya ang siyam na katao na uwi sana sa Malasigi, Pangasinan. Ayon sa pulisya, hindi sila autorisadong pumasok sa probinsya dahil sa ECQ. Agad namin na tinanong kung saan ang punta nila. Ayun nga daw, maghahatid ng tao sa Malasigi. Kaya hinanapan namin ng documents, wala silang mapakita kung hindi daw, wala na daw makain at sila ay umuwi na daw sa kanilang bahay, which is violation of the law. Pinabalik din sila sa Bulacan habang inihahanda na ang kaso laban sa kanila. Ang pagkakamali lang po talaga, tinaamin naman na talagang hindi siya nakahingin ng quarantine pass kasi po araw ng Linggo, sir. Russell Simorio, Balitang Amianan. Pamamahagi ng SAP Emergency Subsidy, hinigpitan ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Sinamahan ni Mang Andres ang kanyang anak para kunin ang ayuda mula sa Social Amelioration Program. Hindi kasi nakuha ng kanyang anak ang emergency subsidy noong araw na namahagi ang lokal na pamahalaan. Kasalo ko na nasa hospital sa mom. Ng anak siya. Ngayon, 3 days na ngayon. Tapos, sinamahan ko na siyang dito. Kaso po, nung pumunta po yung mga in-charge, mga payout master po namin, wala po yung mga tao doon sa kanilang mga bahay. So, dito na lang po i-release sa Treasury Office. Ayon sa otoridad, hindi ibinibigay ang tulong pinansyal kung hindi mismo ang benepisyaryo ang tatanggap. Ang policy, nasabi ng DSWD nga, kapag personal yung sino nakapangalan, siya ang kukuha. Para siguro, nagsisiguro na talagang dun sa nakapangalan, siya makakuha ng pera. Nag-iikot sa iba't ibang bayan ang Department of Social Welfare and Development para i-monitor ang implementasyon ng Social Amelioration Program. Layo nitong maiwasan ang anumang irregularidad sa pagpapatupad ng programa. Tapos na ang pamamahagi ng financial assistance sa ilang bayan sa Pangasinan, pati ang ilang barangay sa Dagupan City. Ito pong mga malalaking barangay, yan po ang magiging problema dahil hindi po pwede magbigay lang. Dapat may crowd control po talaga. So pag pumasok na po dun sa mga malalaking barangay, malaki pong responsibilidad ang gagampanan ng ating mga kapulisan. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Pinagbabaklas ang ilang pwesto sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King? CJ, dahil hirap sa pagpapatupad ng social distancing dito sa Magsaysay Fish Market, nagsagawa ng clearing operation ang otoridad. Pinagbabaklas ng anti-hawking team ang mga nakakasagabal na pwesto sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Hirap kasing ipatupad ang social distancing sa mga mamimili dahil sa mga dikit-dikit na pwesto. Kasama natin yung anti-hawking din na nagbaklas at nagtanggal ng mga illegal vendors dito sa Magsaysay. Para maipatupad natin yung social distancing dito. Maging ang paradahan ng mga delivery truck at iba pang sasakyan, inayos na rin ng otoridad. Doon po sa Reyes, doon po yung entrance ng mga truck at saka mga jeep na papasok dito sa Magsaysay. Tapos mag-i-exit sila dyan sa Intramuros. Regular ang inspeksyon ng otoridad sa Malimgas Market. Sinusukat ang bawat pwesto ng mga tindera. Kita nyo naman po yung mga vendors po natin. Medyo may katigasan po ng ulo. So gagawin po natin to para ma-implement po natin yung social distancing. Mula sa 1 meter na distansya ng bawat pwesto, gagawin na itong 1.5 meters. CJ, sa ngayon, pinaplano na ng lokal na pamahalaan itong relocation site na ibibigay para nga doon sa mga naapektuhan nitong clearing operation dito sa Magsaysay Fish Market. Kanina rin, CJ, nag-ikot tayo dito sa Magsaysay Fish Market at nakita natin na inilagay na itong mga barikada dito sa may daungan ng mga bangka na mula nga dito sa Island Barangay. Ito'y upang maipatupad nga itong one entry, one exit policy at makontrol nga itong pagpasok ng mga mamimili mula sa Island Barangay at practice nga itong social distancing. Samantala, CJ, nakapagtala tayo kamakailan ng fish kill dito sa siyudad ng Dagupan. At kanina, muli tayong nag-ikot dito sa Magsaysay Fish Market at hinaing pa rin nung mga fish vendor itong mahinang benta ng isda. Epekto nga ito nung fish kill nung mga nakarang araw. Sa ngayon, nasa 140 hanggang 145 ang presyo ng bangus dito sa Magsaysay Fish Market. CJ. Maraming salamat, King Guevara.
Mga residente na naka-home quarantine maaring mag-aral ng TESDA online courses. Samantala, ilang guro na apektado sa ECQ kumikita online. Alamin sa report. Maaaring matuto sa free online courses ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ngayong umiira lang enhanced community quarantine. Meron tayong 68 no na qualifications. So pag sa TESDA kasi ang tawag natin doon sa mga kurso ay mga qualifications. So there are 68 registered qualifications na pwede ho nilang pagpilian doon. Maaaring i-type ang TESDA online program o di kaya'y bumisita sa etesda.gov.ph. Kailangan muna mag-register para sa data record saka piliin ang kursong nais. Ilan lamang sa kabilang dito ang agriculture, automotive, entrepreneurship at processed food and beverages. Kailangan lamang natapusin ang required number of hours bago mabigyan ng certificate na matatanggap online. So, letter A for apple. See apple. Apple. Gamit lamang ang cellphone at learning materials. Natuturoan ni Teacher Casey ang ilang batang mag-aaral sa pamamagitan ng online tutorial service. Flowers. Are you enjoying? Yes. Labis umano na apektuhan ng mga guro sa pribadong paaralan dahil sa ECQ. Madalas na no work, no pay gaya ko. Wala din naman kaming ibang benefits na nakukuhanan dito tulad sa iba. So, ito talaga yung naisipan kong gawin para kahit papano, meron pa rin akong source of income. Sadyang maparaan ng mga Pinoy, lalo na sa panahon ng krisis, isa lamang patunay si Teacher Casey na kailangan lamang ng diskarte para patuloy na kumita sa kabila ng umiiral na ECQ. Marjorie Padua, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ilang benepisyaryo ng Social Amelioration Program sa Ilocos Sur na huling nagsusugal. Narito ang report ni Ivy Hernando. Huli sa aktong pagsusugal ang apat na construction workers sa Manangat, Kawayan, Ilocos Sur. Ang tatlo sa kanila, benepisyaryo ng Social Amelioration Program. Nagpiyansa ng tig 15,000 piso ang mga nahuli. Yung pera na ginamit galing sa SAP. Gamitin nila sa tamang paraan. Gamitin nila para sa pamilya at hindi yung gagamitin para pangsugal. Huli rin sa aktong nagsusugal ang apat na katao, kabilang ang isang minor de edad sa Baybayaba, Santiago, Ilocos Sur. Dinala sa DSWD ang minor de edad. Ang isa sa mga nahuli, benepisyaryo rin ng SAP. Hindi sila makadepensa kasi nagsusugal pa talaga sila eh. I-report po namin siya doon sa DSWD for paid action po. Sa San Ildefonso, Ilocos Sur, binawi ang naiabot ng financial assistance mula sa SAP kay Mang Jerry, isang senior citizen. Na hindi ako dapat makatanggap kasi hindi kami kasal ng asawa ko. Yun lang ang masakit sa akin kasi pinuntahan ako ng DSW, pumasa ako sa assessment tapos hindi pala. May pamilya, meaning to say kinasal, kung hindi man kinasal, nagsasama na may mga anak, single parent, single father or single mother, or yung mga magkasama na merong legally adopted children. Ang ina ng kanyang kinakasama mula Camarines Sur na lockdown sa lalawigan kaya tumanggap ng SAP. Pero sa edad na 73, wala pa akong pensyon. Kaya siguro naisip niya na bigyan ako. Merong pagkakamali ang munisipyo dahil naisama siya sa listahan. Dumawatak iti dispensar. Talaga nga, da kami iti nagkamali ken mabaling awan nga tati makaagas ken dayjay panakababain mo. Tiniyak pa rin na alkalde na makatatanggap ng ayuda ang mga hindi napabilang sa SAP. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Panukalang Balik Probinsya Program umani ng reaksyon. Naritong report. Bago pa ang pandemya ng COVID-19, may programa na raw ang gobyerno na Balik Probinsya. At dahil sa krisis na dulot ng COVID-19, binuhay ito ng ilang opisyal ng gobyerno. Which
Kabilang sa kailangang isaalang-alang ng gobyerno sa implementasyon ng Balik Probinsya Program, ang dadat ng kabuhayan ng mga uuwi sa probinsya. Pag-aaral na naman ang government mo, kahit naman basta sila gagalin sa probinsya, wala din naman kasiguro ang kanabuhay. Ang mga po yung kabuhayan po yung importante sa ating mga probinsya, no? Mahirap ang ipagsama na lang sa Maynilat. Ang decongestion sa Metro Manila ay nararapat umano na maging bahagi ng post-COVID-19 normalization efforts. At ito'y gagawin kapag nag-abiso na ang health authority na ligtas na ang bansa sa COVID-19. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Hinigpitan na ng pulisya ang pagpapadaan ng mga sasakyan na may passes dahil sa pang-abuso dito at ginagawa ng palusot ang mga relief operations para makadaan sa checkpoints. Kailangan munang kumuha ng sertifikasyon mula sa recipient na local government unit bago payagang makalusot sa mga quarantine checkpoints ang mga grupo na nais magsagawa ng relief operations. Ayon sa DILG, paglabag umano sa quarantine measures ang direktang pagtungo sa mga barangay upang mamigay ng relief goods. Coordinate first with the local government unit para ho malaman kung sino ba mga beneficiary nito at para mamonitor din. Dumating na sa iba't ibang post offices ang mga voucher o cheque ng mga Social Security System beneficiaries. Sa Pangasinan, sa Mangaldan, Pangasinan, isa-isa na ang tinawagan ng pamunuan ng Mangaldan Post Office ang mga beneficiary upang pick-upin ang mga padala sa kanila. Pansamantalang suspendido ang door-to-door policy ng post offices dahil sa umiiral na ECQ. 17 post offices lang sa probinsya ang bukas. Kada Martes, Miyerkules at Huwebes lang bukas ang mga post office. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Meron tayong limited operation sa post office, kaya lang mga selected post office lang. Yung mga malalapit ko, halimbawa, yung dito sa Mangaldan, yung hindi ko nabanggit, yung malapit dito sa Nasinto, pwede nang kunin din dito. Homemade banana chestnut cake, perfect na pang merienda. Ating tikman sa Mangantila. Hindi matatawaran ng sustansya ng saging na mayaman sa potassium. Ayon sa mga doktor, ang pagkain ng saging ay malaking tulong sa immune system upang labanan ng virus. Ngayong hapon, homemade banana chestnut cake ang ating merienda na ituturo sa atin ni Alan mula sa Tarlac. Alam ko mahigit isang buwan na ang enhanced community quarantine at halos lahat ay nababagot na. Worry no more sapagkat sa hapong ito, tuturuan ko kayo ng homemade banana chestnut cake. Ihandang mga sangkap gaya ng saging, cooking oil, harina, baking powder, butter, itlog, asukal, asin, cheese, choco powder at peanut. Una, duruging mabuti ang saging at lagyan ito ng cooking oil. Sahaluin po nating mabuti. Sunod na ihalo ang iba pang sangkap, maglagay lamang ng kaunting harina para mangibabaw pa rin ang sustansya ng saging. Ilagay ito sa hulmahan at iluto sa oven ng 25 hanggang 30 minuto. Actually, ang sarap talaga nitong banana cheese nut ni Sir Alan dahil talagang nag-complement yung kanyang taste na merong salty and sweet. So, magugustuhan ito ng mga anak ko. Ngayong may enhanced community quarantine at sarado ang mga establishmento, pagiging madiskarte lang ang sagot para matikman pa rin ang mga paboritong merienda. Russell Simorio, Balitang Amianan. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Joan Punsoy. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA-RTV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.